Hi, magandang araw muli sa lahat ng ating mga kababayan. Ngayong araw na to, mga kababayan, ay nandito na naman tayo sa aming mini farm. At ngayong araw pong ito, ang pag-uusapan natin ay itutuloy lang natin yung vlog natin sa ubas. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mag-fertilize ng ubas at kung paano mag-apply nito at kung anong magiging resulta nila, kung anong i-apply natin fertilizer sa kanila. Kaya ngayong pong araw na to, ang ituturo namin sa inyo ay kung paano mag-fertilize ng ubas. Kaya start na po natin. So, ayun po, mga kababayan, pag mag-fertilize tayo ng ubas, kailangan natin tanggalin yung mga damo sa puno ng mga vine natin para walang kaagaw sa nutrients yung ating mga grapevines. Kasi pag may mga maraming damo, pag nag-apply tayo ng fertilizer, baka nakikisawsaw yung mga damo na kumain sa a-apply mo nutrients. Siyempre, sayang din yung makakain ng damo. So, ang gagawin natin pag mag-a-apply tayo ng fertilizer sa ating mga vine, ay kailangan natin tanggalin yung mga damo sa paligid niya at para wala siyang kaagaw. So, ngayon po, itatanggalin na natin yung mga damo. Ang mga materials na kailangan po natin ay siyempre kailangan natin ng ganito na pandig ng soil at pagtanggal din po ng damo. Tapos kailangan yung mga fertilizer na gagamitin natin sa kanila. Ito po yung mga fertilizer. Kung organic kayo, gagamit tayo ng cow dung or gagamit tayo ng vermicast. Kung ano pong available sa inyong mga bakuran, ay mas maganda yun yung gamitin natin kasi mas maganda kung organic. Pero kung sa synthetic naman, mamaya tuturuan din namin kayo kung paano mag-apply kasi organic or synthetic. Yung iba kasi sa mga, siyempre sa mga city, walang cow dung, walang mga dahon-dahon na pwedeng ipunin na gawing compost, synthetic talaga sila. So mamaya tuturuan namin kayo sa synthetic na pag-a-apply ng fertilizer at sa pag-a-apply ng organic fertilizer. So ngayon po, kailangan nating materials ay yung mga fertilizer na organic. And then, ito organic din to. Bigay po ng Department of Agriculture sa mga farmer na libre. Parang pang sample lang po ito. Ito ay, hindi ako magkamali, nitrogen siya sa plant, sa pagbilis ng pagtangkad ng halaman. And then, kailangan natin ng synthetic fertilizer. Ito pong synthetic fertilizer na to ay triple 14. Ang triple 14 po, mga kababayan, yun ay complete fertilizer. Pag sa mga agri-supply, ito ang number one na gamit ng fertilizer. Kahit ano pang klaseng halaman yan, mga mapapalay, gulay, mais, ubas, o ano pang klaseng halaman sa ornamentals, pwede rin siya. Ito po ay triple 14 na 14-14-14 complete fertilizer na may taglay po siya nutrient na sinusupply yung halaman ng NPK. Nitrogen, phosphorus, and potassium. Mamaya ipapakitiran namin sa inyo kung paano mag-apply. And then, siyempre, kung synthetic tayo at kung foliar fertilizer naman ang pag-uusap, kailangan natin ng mga ganito na pambomba ng mga halaman. Or kung for garden lang naman, alam niyo yung pang-spray na, di ba, sa mga barbershop, yung parang pang-spray, kung isang puno lang naman ng ubas, pwede po iyon. Ngayon, kung pang maramihan na farm, kailangan natin ng malaki na ganito para hindi tayo nagpapalit. So, ngayon po, ipapakita na namin sa inyo kung paano mag-apply ng fertilizer. Discuss ko lang po sa inyo, pag-a-apply ng fertilizer sa mga halaman nating ubas, pag bagong tanim yung ubas nyo, kunyari mga 2 weeks, ay siguro, palipasin muna natin yung mga 1 month old bago tayo mag-apply ng fertilizer sa bagong tanim ng ubas. Pag nakita na natin na may usbong siya na mga 6 inches, pwede na tayo mag-apply ng fertilizer. Pero siyempre, bago nyo itatanim yung bagong tanim ng ubas, ay kailangan natin pong i-condition lupa. Ngayon, pag malaki na siya, ang pag-a-apply ng fertilizer, siyempre, pakunti-kunti rin po. Pag bagong tanim po siya, 6 inches yung layo. Kunyari, ito yung puno. For example po, ito po yung puno nyong grapes. Ang pag-apply ng fertilizer ay 6 inches. Dito po natin i-apply yung fertilizer o pwede natin budbud na parang dalawang kutsarita po ng ano or isang kutsara. Dito lang po. And then, pag umabot siya ng 2 months old, 3 months old, mga 6 inches pa rin po ang layo. And then, pag umabot na siya ng 5 months to 6 months, lumalayo yung apply. For example po, ang apply po sa bagong tanim na ubas,
Ito siya. Oops, sorry. Ito siya. Ito ang pag-apply sa kanya. Dito yung fertilizer sa gilid. Mga 6 inches yung layo. And then, pag 5 months old, lumalayo tayo. Lumalayo po tayo, mga kababayan. Mag-hole lang kayo ng pa-circle sa kanya na ganyan para walang kawala yung fertilizer. And then, bubudbud natin. Mga 6 months old, 5 months old, apply natin fertilizer, ganyan. And then, pero pag nakikita nyo po ito na mga kababayan, pag ganito nakatanda yung grapes nyo, mga 2 years old, ang pag-a-apply po ng fertilizer ay lumalayo din kasi yung ugat niya, lumalayo sila. So, kailan nilalayo din natin yung fertilizer para ma-absorb po ng halaman nating grapes. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo kung paano i-fertilize itong ubas na ito na 2 years old, kung gaano ko kalayo at gaano karami. Sa paglalagay ng fertilizer dito, kung gaano karami, alam niyo po ba yung 555 sardinas? Dalawang lata po nun ang pag-apply nito sa synthetic fertilizer po. Ngayon, ipapakita ko muna po sa inyo kung paano mag-apply ng synthetic fertilizer sa 2 years old na ano. And then later, ipapakita ko po sa inyo yung pag-apply ng organic fertilizer. Ganito lang po. Ayan po ang layo niya. So, lalayo tayo ng mga 3 feet kanya. Sabi ko sa inyo, okay lang tayo ng ganito para ilagay natin yung fertilizer doon at para hindi walang kawala yung fertilizer nyo pag diniligan nyo siya, kahit umulan ng malakas, hindi aagusin yung fertilizer. So, kailangan gumawa tayo ng hole na ganyan. And then, i-apply na po natin yung fertilizer natin. Nasa sa inyo na po yan, mga kababayan, tansyahin nyo na lang. Pero kami, mga dalawang ganun na ganito ang pag-apply or dalawang lata ng sardinas. Pagkatapos nagbunga ng grapes nyo, mag-a-apply din tayo ng fertilizer, siyempre para maka-absorb ulit siya ng nutrient. Pero pag hindi siya nagbubunga, ang pag-a-apply ng fertilizer, synthetic fertilizer, ay every ano siya, twice a month siya. Kunyari, March 15, March 30, ganun, apply ang fertilizer. So, ganito lang po ang pag-a-apply. Budbud natin dun sa hole na kinuha natin. Ayan. And then pagkatapos niyan, pagkatapos po nun, pwede na natin siyang diligan po, diligan para ma-absorb ng grapes natin yung fertilizer. At pwede natin siyang takpan ng ganito ng bahagya lang po. Ayan. Natakpan na. Ganun lang po yung pag-a-apply ng synthetic fertilizer sa ating mga grapevines. Ngayon lang po, dadako tayo sa pag-a-apply ng fertilizer ng organic fertilizer. So, ayan po, dadako naman tayo sa pag-a-apply ng organic fertilizer sa ating mga bakuran. Bigyan ko lang po kayo ng other tips, mga kababayan. Pwede nyo pong, alam nyo po ba yung, kung siyempre, sa probinsya naman tayo, siyempre, mas madalas more on organic tayo kasi maraming mga puno ng halaman pag nagwalis tayo. Huwag natin po susunugin, mga kababayan. Ipunin natin yung mga dahon ng mangga, bayabas, o whatever na tanim nyo sa inyong mga bakura na damo, ipunin lang natin yun. Pwede natin i-imbak sa puno ng ubas at mga 3 months, 2 months lang, maluluso na yun, magiging fertilizer na sa kanya. Kaya yung dinamo natin kanina, ito po, pwede nating iimbak sa taas ng ubas na ganyan lang. Mga 3 months, 2 months lang, lusaw na yan at tumatalab na yung ating organic fertilizer na compost. Ngayon naman, kung anong available naman sa inyo na sa area nyo na cow dung, sabi ko, carabao dung or kabayo na tayo ng kabayo, marami sa mga probinsya niyan, pwede tayong mag-collect. Kaso mga kababayan, paalala ko lang, pag mag-a-apply tayo ng mga animal manure na galing sa mga hayop, tayo ng manok, tayo ng kalabaw, kailangan yung mga na-decompose na, yung mga 4 months, 5 months, or 3 months ng tuyo. Kasi pag bago ang tayo ng manok or cow manure or chicken manure, mainit po yun. So ngayon, na-apply na natin yung ating cow manure dito sa grapes. Pero kung nakikita nyo, meron ng cow manure to na in-apply namin, ipapakita ko lang po sa inyo kung paano po mag-apply. Sa isang ubas, pwedeng isang timba or dalawang timba kasi sa pag-a-apply ng organic fertilizer, walang overdose na tinatawag. Hindi kamukha ng synthetic pag nasobrahan sa... pasensya na po kayo sa aso. Hindi katulad ng synthetic, pag nasobrahan ng fertilizer ay mamamatay yung ubas natin. May sobrang init. Pero pag organic tayo, kahit maraming apply natin, walang problema. At epektibo ang organic kasi
Kahit sa loob ng 2 months, hindi ka mag-apply ng fertilizer, okay lang siya kasi maganda siya. Matagal ang effect, ang pagka-epekto ng organic fertilizer na katulad ngayon ang gamit namin ay cow dung or yung mga nadamo namin dito sa mini farm. So ngayon, ang pag-a-apply po nito ay ganito lang po. Sa area ng grapevine nyo, ipaikot lang po. Yan. Ipaikot lang natin and then pagkatapos natin nag-apply, didiligan lang siya yon. Didiligan lang po siya. Ayan po. About naman sa pag-apply ng mga foliar fertilizer po ay ang pag-apply ng foliar fertilizer, nasa sa inyo po yan. Kung gamit nyo po 16 liter na ganito na pang-spray, ang kailangan po nito ay 5 kutsara or 6 na kutsara ng fertilizer na ilalagay natin dito and then well na hihalo lang natin na mabuti and then apply natin yung foliar fertilizer ng oras ng alas 5 ng madaling araw kung yun yung mas time kayo kung gusto nyo maaga nagtatrabaho alas 5, alas 6 yung hindi pa po mainit yung araw and then sa hapon naman po pwede kayo mag-apply ng fertilizer ng foliar ng alas 5 hanggang alas 6 yung hindi na masakit ang araw po. So ganun lang po ang pag-a-apply ng fertilizer. And then kung small backyard lang kayo at garden, sabi ko nga po, tansyahan na lang natin kasi meron naman pong guidelines kung paano gamitin to. Kung sa 1 liter na ganun, 2 kutsarita lang po ang lalagay or 1 kutsarita na ispray natin sa ating mga grapevines. So ganun lang po mga kababayan, na madali lang ang pag-apply ng fertilizer sa kanila. Twice a month lang po sa synthetic and about naman sa organic na ganito na compost, vermicast, cow dung, kahit once a month lang or sa 2 buwan, isang beses ka lang mag-apply. Sa foliar fertilizer naman, ganun din siya, kamukha siya ng synthetic na twice a month kasi meron synthetic na pang foliar, meron din pong pang organic. Ganun lang po kadali ng pag-apply ng fertilizer, basta kilalanin natin yung mga stages ng ating mga grapevines. Ngayon, kung gusto nyo na magpabunga ng grapevines, siyempre, bago kayo mag-prune, ang apply natin fertilizer sa kanila ay bloom booster. O, pwede naman, pero kami, kung organic kami, kasi kumpleto na nga po siya nun, kahit hindi na kami mag-apply ng bloom booster, ay nagbubunga po sila ng ganito karami. Ay, papakita namin yung picture sa inyo mamaya. So ayun po, ganun lang po ang pag-a-apply ng fertilizer sa ating mga grapes, mga kababayan, na sundan lang po natin yung twice a month na pag-a-apply sa kanila. Kaya ano pang hinihintay natin, gawin na natin to sa ating mga bakuran para magkaroon tayo ng magandang growth ng grapes at healthy na grapes. Nga po pala mga kababayan, ay singit ko lang po sa mga iba pong nagtatanong, tumutubo ba ang ubas sa mainit? Yes, mas maganda po ang ubas sa mainit na lugar. And then po mga kababayan, pasensya na po kayo kung hindi po kami nakaka-reply sa inyong mga inquire about grape cutting sa strawberry seedling. Mga kababayan, right now po, hindi po kami nag-ship sa LBC kasi po na-try namin nag-ship last week. Kakaship lang namin, delay siya. 6 days na hanggang ngayon hindi pa nare-receive ng may-ari. Siyempre nakakalungkot naman yun, baka pagdating ng grape cutting sa inyo, kung mag-ship tayo ngayon during ng quarantine, ay baka mamatay lang yung grapes at sayang lang yung pera nyo at sayang din yung cuttings na ipapadala ko sa inyo, ay magkakaroon tayo ng mga problem. Magpo-post din po kami sa Facebook fanpage namin or sa account namin sa Marjon M. Tolentino kung ano pong available na seedling sa ating mini farm po. Right now po, ang mini farm natin ay temporary close pa rin siya for pasyal or sa mga pumapasyal sa mini farm. Open lang po kami sa mga kababayan natin na bumibili ng planting materials like grapes, strawberry, cactus, succulents, ornamentals. Pero mga kababayan, sabi ko nga po ngayon, available ang ating grape unrooted cuttings sa mid ng June and rooted grape cuttings ay sa first week ng July, pero hindi po kami nagsiship mga kababayan, for pickup lang siya dito sa mini farm sa Barangay Fortuna, Florida Blanca, Pampanga, sa harap po ng Mylins Gown. And then kung magpipickup kayo, don't forget na magdala tayo ng ating mga face mask po at ng mga alcohol for safety ng sa ating lahat po. Yep, ipopost din namin sa aming Facebook account once na available po sila. Maraming salamat po sa inyong pananood.